Sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan kung paano mag cash in or mag deposit sa Binance, so don't forget to subscribe and syempre pakiclick na rin po si all button para palagi po kayo ma-update and manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin. Ayan. So minsan nag-upload ako sa crypto and syempre madalas sa stock market. Ayan, so nag-update po tayo. So let's start guys, ano? And by the way, kung wala ka pa pong account or hindi ka pa po nakakapag-sign up sa Binance, so pwede nyo pong gamitin yung aking link sa baba, okay? So andyan po sa may description box. So pwede nyo pong gamitin yan, tapos meron po kayong 10% discount. Ayan. So kada trade nyo is meron po kayong less 10%. Ayan, sa mga fees, no? Sa trading fees, guys. So syempre, pag-usapan natin ngayon is kung paano makakapag-cash in, no? So maraming way kasi kung paano mag-cash in sa Binance, no? So ang number one natin pag-uusapan is through coins.ph. Ayan, so pwede kasi sa ano eh, sa coins.ph, no? So syempre, so we have here the interface of Binance. So naka-laptop po ako, no? And pagka sa phone, so syempre iba itsura niyan. Ayan. So mas gamay ko kasi rito sa laptop kasi dito po ako palagi nag-cash in, no? So syempre tingnan natin. Ayan. So punta tayo dito sa ating account. Ayan. So dashboard, tapos i-click lang natin yung deposit. Ayan. So pagka magde-deposit tayo using coins.ph, so syempre kailangan, so alam po natin dapat yung pinaka-address. Ayan. So dito po sa part na to, so iseselect lang natin kung ano yung, ayan. So kung ano po yung gagamitin natin na crypto. So kung titignan natin dito guys, wait lang, ayan. So dito po sa coins.ph, so ang pinaka-available dito is we have BTC, ETH, ayan, BTC, ETH, BCH, and XRP guys. Okay? So ang pinakamura dyan syempre is si XRP. So siya po yung pinaka mura yung transaction fee. Ayan na, no? Ayan, so tignan natin guys. So syempre unahin natin si Bitcoin. So for example, so kung Bitcoin, okay, kung meron kang Bitcoin dito guys, ayan, so syempre kiklik mo lang to, no? So click the BTC tab, tapos click send. Ayan. Click send, then syempre yung amount, okay? So sa wallet natin, so meron tayong 0.00016947. So pwede nating i-type yan, ano? 0.00016947. Ayan, tapos 2. Ayan. So dito sa may baba, so ang hinahanap po is yung BTC address natin kay Binance. So babalik po tayo dito kay Binance. Ayan. So iseselect natin to, no? Ito si BTC, since meron tayong Bitcoin sa coins.ph. Tapos so ito na siya, no? So ito po guys yung ating personal address, personal BTC address, ano, kay Binance. So click copy.
Okay, ayan. So, copy to clipboard. Tapos, i-paste natin dito sa coins.ph. Ayan, ano? So, syempre, what's it for? So, deposit. Ayan. So, para saan daw yung ano natin? Transaction. So, pwede deposit or something na kung ano yung gusto mo, no? Ayan. So, kung papansinin nyo rito, you need an additional 0.0003741 BTC. Ayan, no? Diba? You don't have enough funds in your wallet to cover fees. So, in short, medyo malaki, no? Diba? Medyo malaki yung fee niya. So, ngayon, i-check natin. So, pagka kinonvert natin to into US dollar, ayan. So, i-select natin Bitcoin. So, ilan yan, guys? Ayan, ano? $20. So, almost 1,000 pesos. Kung i-convert po natin sa peso, no? So, mahal, diba? So, syempre, tayo is gusto natin is yung mura lang, diba? So, since si Bitcoin is medyo mahal, so, i-try natin yung iba. So, kay ETH naman tayo. So, let's say, for example, is meron tayong ETH dito na nabili kay coins.ph. Tapos, kung gusto po natin i-send, no? So, click send lang. So, same lang din ang process. Tapos, i-click natin. Yan, so, di pala nakiklik. So, i-type na lang natin or i-copy-paste. Ayan. Tapos, paste. Ayan. Tapos, address ulit. So, this time naman is ETH address natin sa ano, no? Sa Binance. So, syempre, seselect natin right here. So, ETH. Ito, guys. ETH. Ayan. Tapos, ayan. ERC20 token kasi to. ETH. Tapos, click lang to, no? Ayan. So, copied na siya. Copied to clipboard. Tapos, paste dito, guys. What's it for? Okay. So, deposit or depo. So, kahit ano naman ilagay dyan eh. And sa part na to, you need an additional 0.03795. You don't have enough funds in your wallet to cover fees. O, diba guys? So, dito naman, we have here ETH fee. So, ito guys yung ano natin, fee natin, ano? Ayan. So, tignan natin yung fee pagka ETH. So, actually, pagka sobrang congested ng network ni ETH is mas mahal yung fee, guys, ano? So, nag-aano pa yan. Siya ay ano, hindi po constant. Okay, pabago-bago siya, guys. So, select natin ETH. Okay. Ayan. So, base po dito, $67. So, almost 3,000 mahigit, ano? 3,000 pesos mahigit kada transaction, guys. So, lugi pa tayo pagka nag-send tayo kay Binance, ano? Ng ETH. O, diba? So, yung kanina, BTC, diba? Dito. So, close na natin yan. Yan. So, pinapakita lang natin, ano? So, kay Bitcoin. So, tama ba yung na-click natin kanina? Wait lang. So, balikan natin ito. Ayan. So, baka mali ako nung na-click kanina. Tapos, BTC. Copy. Tapos, balik dito. Ayan. So, dito, hindi po siya naka-indicate, ano? Yung mismong fee. Diba? Ayan. So, nag-focus lang tayo dito sa may additional. Okay?
So mahal nga ano? And kay Bitcoin saka kay ETH kasi nga masyado nang congested yung kanilang network. That's why mahal. So ngayon kung may scale yan, so mas maganda no. So mas bibilis yung transaction and syempre mas magmumura yung kanyang fee. Okay? So i-try naman natin kay ano kay BCH kaso wala tayong BCH. Ayan, so mag-jump na lang tayo dito kay XRP. So anyways, kung titignan nyo yung ating time, ano? So 3 a.m. Hindi po kasi ako makatulog. Ayan, kaya nag-video ko ngayon para makatulong tayo sa iba. So sa mga gustong mag-invest guys, so pwede nyo pong gamitin yung aking link sa Binance. Ayan, para meron po kayong less 10%, ano? Kada trade. Ayan. So ayan. So dito tayo kay XRP. So kung meron kayong XRP guys, so click send lang din. So this time is kakaiba kay XRP, no? So bakit nasabi natin kakaiba? Kasi kung titingnan natin guys, kay XRP is kailangan ng tag or yung tinatawag na destination tag, no? So dalawa yung hinihingi. So we have here XRP address tapos destination tag. So kung pupunta tayo sa ating Binance account, okay? Okay, i-search natin ano? XRP. Ayan, Ripple. So sabi diyan, please enter bot tag and address. Ayan, kasi bakit? Kasi pagka hindi natin na ilagay yung destination tag, so there's a possibility na mawawala po yung ating fund, no? So please make sure na ayan, parehas malalagay, ano? So si address saka si tag. Ayan. So unahin natin si address. So click lang tapos paste. Okay, so paste dyan, tapos so right here, so we have here tag. Ayan, tag, then click lang dito guys. Ayan, so ayan, so paste, no? Then syempre watch it for depo. Okay. So dito naman yung ating fee is eto, 0.000045. So ilan yan guys? Tapos XRP. Ayan. So ang titignan nyo, super mura guys, ano? Diba wala pang $1? $0.00021. Okay, so super mura, ano? So halos walang ano. So halos wala. Walang value, 'di ba? Okay. So meron na kayong okay, ano na tawag? Nakalimutan ko. So meron na kayong idea, ayun. Kung paano mag deposit using coins.ph. Pero syempre ipapakita din natin ngayon kung paano mag-deposit using P2P. So hindi ko po sure kung pwede pong mag-deposit ano sa P2P pagka po hindi verified yung account. Kasi yun sa akin kasi verified na yun, no? Diba? Ayun, no? So merong nakalagay na verified. Right? Ayan. So okay, punta tayo sa my home. So pagka naman P2P guys, so pwede po kayong mag-cash in through GCash, Paymaya or bank transfer, no? Pero ang na-try ko pa lang is dalawa. Si GCash at si Paymaya. So for now ipapakita lang natin is sa GCash, no?
So syempre punta tayo dito sa buy crypto, tapos click P2P, ano? P2P trading. Ayan. Then so select natin. Ayan, so ano lang pala. Ayan. So i-wait lang natin mag-load. So sa part na to, titignan natin. So meron tayo dito mga merchants or yung tinatawag na advertisers. So sila po yung nagbibigay ng mapalitan, ano? Ito yung price. So dito po sa part na to, so pwede tayong bumili USDT, Bitcoin, okay? So pwede ring BNB, ETH, DAI or BUSD, no? So ang karaniwan po dito na binibili is USDT, no? Ayan. So pagka USDT guys, edi ayan na, no? So i-click niyo lang kung ano gusto niyo bilhin diyan. Tapos, so syempre titignan niyo yung price. Ayan. So price tapos yung limit. Ayan, so meron tayong ano dito mga limits. So dito kay CryptoX, so ang limit niya is 50,000, ano? Ayan. So minimum po yung 50,000, guys. Tapos yung maximum is 136,000 pesos. Syempre, we have here the mode of payment. So kay CryptoX, ang pwede lang is bank transfer, no? So wala po siya naka-indicate na GCash or Paymaya. And syempre, so i-check nyo guys, ano? Sa part na to, yung kanya completion, tapos yung pinaka orders. Ayan. Yung dami ng orders niya, guys. Ayan. So, kuidadrag natin. E di, maghanap lang kayo, no? O yan, katulad na to. So, dito kay JPB. Ayan, so meron siyang options. So, pwede sa bank transfer. Pwede rin sa coins.ph. Tapos, Paymaya. O, diba? O, ayan. So, ganun lang, ano? So, for example, sa GCash. Ayan. So, punta tayo dun sa may kabilang page. Ayan, sa page 2. So, maghanap tayo. Ayan. So, dito, marami ng GCash, o. Diba? So, kung GCash, guys, edi, i-select nyo lang, ano? O, ayan. So, minimum dito kay Crypto Master is 1,000 pesos. Tapos, yung completion niya is 94%. Okay? Tapos, yung orders is 448. Pero, much better, guys, kung merong, ano, ayun, no? Yung parang dilaw na meron check. So, siya i-verified pag gaganon, ano? So, mas safe. Ayan. Merong mga check, guys. So, anyways, so, syempre, bago kayo bumili is i-chat nyo muna, no? Yung pinaka-merchant kung siya ay online. And kasi minsan, ano, doon nagtatagal, eh. So, nag-send ka na, pero di nagre-reply yung merchant, no? Ayan. So, ganun lang, guys. For example, so, i-click natin to. Eto. Si Crypto Master, no? Buy USDT. Ayan. So, i-click nyo lang, guys. Tapos, so, we have here, so, available niya is 352 USDT. Tapos, i-type nyo lang, ano? Kung magkano po yung ano nyo, i-deposit. So, 1,000. So, let's say 1,000 pesos. Ayan. So, mag-try tayo, no? Tapos, click buy. Click buy. Oops. So, add sa price change. Please refresh. So, i-refresh daw natin.
Di ko na ni-refresh. Ayan. So, sa part po na to, eto na siya, no? Ayan. So, meron ditong payment to be made. So, dapat within 12 minutes, siya ay mag, or ikaw ay mag-send, ano? Ayan. So, pwedeng sa GCash or sa bank transfer. So, dito po, ang gagamitin natin is GCash. Ayan. Ayan. So, eto na si seller or si merchant. So, ang sabi niya, I'm online, Christy Marie Adlawan. Ayan. Hi po. Ayan. So, medyo pabibo moves tayo ngayon. No? So, i-chat muna natin kahit siya ay nag-chat na. Hi po. Ayan. So, tingnan natin kung magre-reply. Ano po name sa GCash? Ayan. Tingnan natin. Ito. Tapos, edi syempre, ayan, okay, proceed lang po. So, yung sa may GCash part, hindi na natin mapapakita kasi ayan, so wala tayong blue stack sa ano eh. Sa laptop. No. So ayan guys. Ayan, I'm online. So magse-send na ako guys using my GCash. Ayan. So 1,000 yung sinabi natin eh. So let's wait. Ayan, so magse-send na ako sa ano ka sa GCash. 1,000 pesos. Wait lang. Ayun. Okay. So, wait lang, ano? Isi-set ko lang. Ayan. So, syempre, so, kung meron kayong GCash, so, i-click nyo lang po yung send money. Tapos, express send, no? Ayan. Tapos, i-ano nyo lang, i-type nyo lang yung, ano niya, yung number. So, dito po sa merchant na to, ang kanyang ginamit na number is ito. 0936 564 564 96 9683 83. Ayan. Tapos, ano yung ano natin? 1,000. Okay. So, please make sure, ano? Nasakto, guys. Yung ating amount na ipapadala. Ayan. Para walang, ano? Walang problem. Okay? Kasi pera pinag-uusapan dito eh. Ayan. So, please make sure na exact, no? So, walang labis, walang kulang. 1,000. 1,000 pesos. Tapos, check natin. 0936-564-9683. Ayan. So, click next. Christine Marie A. Ayan. So, eto nga siya. So, bago po kayo mag-send sa, ano, sa GCash, so, i-check nyo yung pangalan na sinabi niya, no? Kasi baka magkamali kayo na pagkakatype ng number. So, sayang naman yung pera niya. So, eto, Christy Marie. Ayan, so, tama naman, ano, Christy Marie yung nakalagay. Ayan, so, magsisend na ako sa kanya. Send money. Okay. So, we have here, successfully sent to Christy Marie A. Ayun. So, 1,000 pesos. So, sabihin natin sa kanya, okay na po. Ayan. So, let's wait lang natin. Ano? Although, pwede naman na natin i-transfer ka agad. Ayan. So, pagka nakapag-send na po kayo, so, syempre, pwede na natin i-click to. Transferred next. Ayan. Pero, this time, so, let's wait. Ayan. So, tingnan natin kung magre-reply. Okay na po. Nasend ko na. Nasend na. Nasend ko na. Ayan.
Sasend ko na. Ayan. So, wait lang natin, ano? Tingnan natin kung magre-reply yan. Chatmate pa, ano? Grabe. Ayan. Pakipindot yung transfer next. Salamat. O, diba sabi ko? Transfer next. So, syempre dapat mag-send muna kayo bago kayo mag-transfer, no? Kasi magiging problema yun. So, syempre, mag-send muna kayo ng pera sa kanya. Tapos, pagka okay na, edi click. Click transferred next. Transferred. Then, confirm. Ayan. So, minsan kasi matagal mag-send. Ayun, so pwede naman kayong mag-appeal kung hindi po nag- re-reply ano, si merchant or si advertiser. Ayan. So, pwede po kayong mag-appeal sa Binance tapos sila na po yung bahala na pakipag-transact dun sa may merchant na yan. Ayan. So, pagka lumabas na transfer to spot, so, okay na po yun. No? Ayan. So, ganun lang guys. Diba? Super dali. Ayan. So, tingnan natin. So, transfer to spot. So, i-click natin to, no? So, pagka magte-trade na tayo, so, i-transfer lang natin kasi nasa ano pa yan. Nasa P2P wallet pa yan, ano? Ayan. So, tingnan natin, guys. Right here. Ayan. So, dito siya. Since yung ating binili is naka USDT, so, i-transfer natin. So, click transfer. Tapos, max. Ayan. So, we have here $20, no? Ayan. $20. Confirm transfer. Transfer succeed. Ayan. So, okay na po yan, guys, pag gaganon, no? Tapos, syempre, mag-go to trade na tayo. Ayan. So, kung bibili na kayo, edi pwede na, no? So, trade. Ayan. So, ayan. So, ayan guys. Nag-appear na, no? So, we have here 36 US dollars. Ayan. So, kanina kasi meron na ako 16, eh. Plus 20. Ayan. Kaya 36 na siya. So, that's it. So, see you po sa next video natin about cryptocurrency. Bye-bye.